Bakit nagtitiis kami dito sa abroad? Kasi wala kaming propisyon. Sa Pilipinas, hindi namin kayang kumita ng 20,000 bawat buwan. At sa Pilipinas, mahirap maghanap ng trabaho na stay-in, na buo ang sahod na makukuha mo. At isa din sa dahilan kung bakit nagtitiis kami mga OFW dito sa ibang bansa. Dahil mas masakit sa aming makita na hindi namin maibigay sa aming mga anak ang kanilang pangangailangan. Alam nyo guys, sa totoo lang, hindi na namin iniisip kung gaano kasakit na malayo sa mga anak. Pero yung mga kailangan nila na hindi mo maibigay, na parang dinudurog ang puso mo sa tuwing humihingi sa iyo at wala kang maiabot nito. Hindi mo kami masisisi kung bakit mas pinili namin dito sa ibang bansa maghahanap ng mapagkakakitaan. Dahil dito sa ibang bansa, na ibibigay namin ang lahat ng kanilang pangangailangan. Oo, wala kami, hindi kami kasama sa mga pamilya sa tuwing may mga importanteng okasyon. Pero hindi namin yun iniinda, dahil sa kabila ng lahat, na ibibigay naman namin ang kanilang mga pangangailangan. Alam nyo, naiinggit kami, lalo na ako. Naiinggit kami dahil maraming mga pamilya na buo, na sa tuwing Pasko, magkakasama sila ng buo, samantalang kami dito, wala. Ang tanging tinitingnan lang namin tuwing Pasko o bagong taon, o kaya birthday, ay yung mga upload na pictures o yung mga binibigay na pictures nila sa amin. Masaya na kami dun, guys. Hindi naman sa sasabihin nyo, hindi namin kasalanan kung bakit kayo nag-abroad. Wala naman kaming sinabi, at hindi namin yun nire-reklamo sa buong mundo, dahil dito talaga kami dinala ng aming mga tadhana. Masakit lang isipin na marami sa ating mga kapatid na napakababa ng tingin nila sa aming mga OFW. Hindi lang nila alam kung gaano kasakit ang isinisakripisyo namin para lamang mabuhay namin ang aming pamilya. Alam nyo guys, ang importante sa amin ngayon na maibigay namin lahat-lahat ng kanilang pangangailangan. Hindi man yung sinasabi nila na karangyaan, na kayamanan, na nararanasan ng mga mayayaman. At least man lang, hindi na maranasan ng aming mga anak ang mga nararanasan namin noon. Pero hindi ko din masisisi ang ibang mga tao na pilit nilang nilo-lockdown yung mga OFW, kasi hindi nila naranasan ang buhay namin dito. Kaya sa mga tao na pilit na ibinababa at ang baba ng tingin nila sa aming mga kapwa OFW, sana hindi darating ang araw para sa inyo na maghihirap din kayo katulad sa mga nararanasan naming mga OFW.